It is a lie, and they, the Israeli spokesperson of the army. Pinalaya ng Hamas ang dalawang American na hostage nito na sina Judith Ranan at ang anak niyang si Natalie na nakidnap noong inatake nila ang South Israel. Sila ang pinakaunang mga hostages na pinalaya magmula pa ng sorpresang atakihin ng Hamas ang Israel noong October 7 na siyang kumitil ng higit 1,400 katao at kumuha ng mga 200 pang hostages. For humanitarian reasons ang sabi, kaya pinalaya ang mga hostages ng Hamas Armed Wing, ang Izzeddine Al-Qassam Brigades, matapos pumagitna at tumulong ang Qatar sa pakikipag-usap. Ayon ito sa spokesperson nilang si Abu Ubaida nitong Friday. Kinumpirma naman ito ng opisina ni Israeli Prime Minister na pinalaya na nga ang mag-inang American citizen na sina Judith at Natalie. Pinasalamatan naman ng US President Joe Biden ang Qatar at Israel para sa partnership nilang siguruhing makakauwi ang mag-ina. Sabi ng tagapagsalita para sa Qatar's Foreign Ministry, ang pagpapalaya sa US hostages ay nangyari dahil sa maraming araw na sunod-sunod na pag-uusap kasama ang lahat ng involved na parties. Umaasa rin ng Qatar na ang pag-uusap ay mauuwi sa pagpapalaya ng lahat ng civilian hostages ng may iba't ibang nasyonalidad. Sabi pa ng spokesperson, ang International Committee of the Red Cross o ICRC ay may malaking gampanin upang palayain ang dalawang United States citizens. Sila ang umantabay na ligtas na makatawid ito papuntang Israel. Dagdag pa nila, tinutuloy lang ng ICRC ang pakikipag-usap para palayain pa ang lahat ng hostages. Handa raw silang bisitahin at i-facilitate ang pagpapalaya sa mga hostages kapag nagkaroon na ng kasunduan ng parehong panig. Samantala, sabi naman ng Hamas, pinalaya nila ang dalawang hostage dahil sa diplomatic efforts ng Qatar. Dagdag naman ng Israel na maaaring buhay pa ang karamihan sa mga nahuli ng Hamas. Ayon sa Israeli officials, ang 1,400 katao na napatay sa atake ng Hamas ay pawang mga sibilyan. Bawi naman ng Hamas, gumanti ang Israel ng walang tigil na pambobomba na siyang kumitil sa buhay ng nasa 4,137 katao sa Gaza Strip kung saan halos lahat ng nasawi ay mga sibilyan din. Matatandaan, noong nakaraang Martes ay nagulat ang buong mundo nang pinasabog ang Gaza Hospital kung saan daang-daang inosenteng mamamayan ang binawian ng buhay. Sinabi ng Palestinian Ministry of Health na ang karamihan sa nasawi ay mga kababaihan at mga bata na siyang kalunos-lunos ang sinapit at hindi na kinayang magamot ng medical teams. Sabi pa ni Dr. Ashraf Al-Kudra, ang spokesperson ng Palestinian Ministry of Health, dahil nga pinasabog ang ospital, ang mga doktor daw ay nagsasagawa ng opera sa bato-batong sahig at mga corridors. Ang iba ay walang anesthesia, habang ang iba pa ay nag-aantay maoperahan sa dami ng pinsalang ginagamot. Ang naganap na pagpapasabog ay sinisisi ng Palestinian officials sa walang tigil na Israeli airstrikes, habang ang spokesperson naman ng Israel Defense Forces o IDF ay itinuturo ang palpak na rocket launch ng Palestinian Islamic Jihad Group na tumama sa ospital. Ang siya daw responsable sa insidente. Sabi ng Hamas, higit 500 katao ang nasawi dahil sa pagsabog. Habang nilinaw naman ng Palestinian Health Ministry na ang estimate nila ay nasa 200-300 katao ang namatay sa atake. Ang ibang wala ng buhay ay nasa ilalim pa ng mga durog na bato na dulot ng atake. Subalit para kay Ambassador Riyad Mansour na siyang Palestinian observer sa United Nations, itinuturo niya na ang Israel ang may sala sa pagpapasabog sa Al-Ali Hospital sa Gaza nitong Tuesday. In the story to try to blame the Palestinians, it is a lie and they, the Israeli spokesperson of... Sabi ni Mansour habang ginaganap ang news conference sa UN headquarters. Evacuate or hospitals will be hit and they are responsible for that crime. Ayon naman sa United Nations Human Rights Chief Volker Türk, hinihimok ng United Nations Human Rights Chief ang lahat ng estado na gamitin ang lahat ng impluwensya nila para matigil na ang kaguluhang nangyayari. Matapos ang naganap na hospital blast sa Gaza, habang nagsisisihan ng Israel at Hamas ay libo-libong mga katao mula sa Middle East at North Africa ang nagpoprotesta para sa mga inosenteng tao sa Gaza na makalikas at makaalis na ng bansa. Daan-daang tao ang nagrally sa bansang Jordan
Lebanon, Iraq, Iran at Tunisia na ipinahahatid ang pakikiisa para sa Palestine at para tigilan na ng Israel ang agresyon sa Gaza.